Magandang araw, Laguna. Ako po si Grace. At ako naman si RJ. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan. Lahat ng yan dito sa Laguna. Laguna. Magandang araw muli, Laguna, at magandang araw sa ating masugid na mga manonood. Ngayong araw ay ating tatalakayin, partner, ang isang paksa na napapanahon. Ito ay ang abnormal na pagbabago ng panahon at klima sa buong mundo, o mas kilala nga sa tawag na climate change. Tama ka dyan, RJ. No, iba-iba nga yung paniniwala natin tungkol dito sa epekto ng climate change, pero hindi na natin maitatanggi na nararamdaman natin kung anong epekto nga nito. Mm-hmm. Kagaya nga sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas, meron mga parte na sobrang init, meron ding mga sobrang lamig. Di ba nagkakaroon pa nga ng mga hailstorm na hindi naman normal sa atin? Kaugnay nga niyan, iniuugnay rin itong climate change sa iba't ibang malalakas na bagyo na nararanasan natin itong mga nakaraang panahon. Tama ka dyan, partner. At kamakailan, kung nanood ka nung sa Facebook, may mga in-upload na video regarding dun sa yung kumalas yung malaking part ng Antarctica, yung iceberg. No? So, sinasabi dun, nire-relate siya sa climate change. Mm-hmm. At according dun sa mga pag-aaral, dahil ito ay kumalas, di ibig sabihin, possible na matunaw ito. Ibig sabihin nun, tataas daw yung water level. At kapag tumaas ang water level sa buong mundo, sa ating karagatan, eh syempre, may mga lugar na mababa, di ba? Hmm. So, below sea level, at maaari itong lumubo. Tama ka dyan. Mm-hmm. At dahil dito nga, iba-ibang proyekto yung isinusulong ng ating bansa para malabanan at mapaghandaan yung magiging epekto nga nitong climate change. No? Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin ngayon dito sa studio ang consultant ng Disaster Risk Reduction and Management and Climate Change Adaptation at kasalukuyang Vice Chairman ng Los Baños Climate Change Council na si Mr. Martin Imatong. Magandang umaga po, sir, at welcome sa programa natin. Magandang umaga na. Sir, diretso na po tayo sa ating topic this morning po. Siguro magandang question, partner. Sa isang resource person po tulad ni Sir Martin, ano po ba talaga ang climate change? Ang climate change, ito ay isang konsepto na pinag-uusapan sa buong mundo na kung ikaw ay minapo ng kakaiba sa galaw ng ating klima, na naitalam itong mga datos na ito sa nalolooban ng at least 30 taon, yung pagbabagong ito'y matatawag na climate change. So medyo matagal pala, 30 years? At least 30 years. So sir, ano-ano naman po yung makonsider natin na sanhi o kaya contributing factors kung bakit nagkakaroon ng climate change? Ang unang contributing factor talaga dyan is yung global warming, yung umiinit yung ating kapaligiran ng ating mundo dahil ito doon sa mga natatrap na mga gases na iniimit ng galing sa gawa ng tao. No? So, kung yung pumapasok na sikat ng araw na nagbibigay ng init sa kamunduhan, dapat siya nakakasingaw pabalik. Yung iba natatrap. Kaya natatrap na kakaibahan yun, yun yung nagpapadagdag ng init sa mundo na nagpapabago ng klima. So, yun yung una, sir, global warming. Global warming. So, ano, meron pa po bang other contributing factors aside from global warming? Wala na. Yun na lang kasing init eh. No? Kaya nagkakaroon ng temperature rise, kaya natutunaw ang yelo dahil yung dapat na malamig na siya dapat maging manatiling yelo, natutunaw, nagiging tubig. Tapos yung nga, yung epekto natin, pagka merong heat at saka yung lamig, pagka nagsasalpukan yan, nakakaroon tayo ng thunder at saka lightning, saka nakakaroon tayo ng pagbubuo ng low pressure area na naging nadidevelop sa mga typhoon. Dito rin, lumalala yung tinatawag nating habagat at saka yung din, nag-iiba rin yung timplada ng ating amihan. Speaking of habagat, partner, di ba, nasa panahon na tayo ng, hindi ko alam kung ngayon na ba yung habagat, yung wala namang bagyo, no? Pero ang lalakas ng ulan na dala nito at nagpapalubog nga sa ibang lugar. So, Sir Martin, maliban sa mga contributing factors, kasi ang context natin ay Laguna, ano po ba ang epekto ng climate change dito po sa ating probinsya? Ang magiging epekto nito, kung sasabihin natin, ito yung meron kami tinatawag na 7 strategic action priorities. Ito yung sa ating pagkain, ito yung sa ating pangangailangan sa tubig, ito yung kaligtasan ng mga tao na namumuhay sa ating bansa, ito yung ating mga pinagkukunan ng ating mga enerhiya, ito rin yung ating mga kaalaman na sa ganun ay tayo ay makaagapay doon sa dala noong epekto ng climate change. So, ito yung mga nagiging epekto rito sa atin. Ang ibig sabihin nito, maaring kulangin ang pagkain sa pangailangan ng tao
ang magiging pardon na epekto nito, nagmamahal yung mga pagkain. Kung yung tubig na dati, pagka nanggagaling sa ating gripo, naiinom na natin ng diretso, ngayon siguro bibili tayo ng mineral water, karagdagang budget ang kinakailangan natin dyan. Kaya dapat ito, iayos natin ng ayon sa naangkop na pamamaraan upang makaagapay tayo sa pagbabago ng klima. So, medyo interesting yung nabanggit ni Sir na may seven strategies. Babalikan po natin yan mamaya. Sir, matanong ko lang kasi na-curious ako, paano naman tayo bilang mga mamamayan ng Laguna, paano tayo makakatulong para siguro mabawasan yung effect ng climate change or paano tayo makakapag-handle? Okay, ang mga obvious na manandali ang paraan. Halimbawa, ikaw ay maliligo. Kung talagang may kakulangan sa tubig siguro, magtsatsaga ka sa isang timba. Pero kung ikaw naman ay medyo nakakarangyan ng konti, siguro bubuksan mong gripo, bahala na kung bahain ngayon yung bathtub mo. Ano. So yung pagtitipid ng tubig ay isang pamamaraan yun. Dahil para tayo magkaroon ng magandang tubig at pwedeng kainin at gamitin sa ating mga pagkain, ito yung nangangaroon ng panibagong proseso at sangkap na may gastos at paggamit ng enerhiya. Okay. Yung ating pamamaraan sa pang-araw-araw na paglakad, kung halimbawa ay imbis nang hindi tayo nagsisiga, no? Ang ginagamit natin yung mga tamang pamamaraan, imbis nang sunugin natin yung mga goma, ang susunugin natin siguro yung tamang mga dapat na sunugin na na-reduce na natin, na-reuse na natin at na-recycle pa natin. So ito yung mga pangkaraniwang pang-araw-araw na ating po pwedeng gawin na ito ay merong kinalamang pagkabuuan sa climate change dahil kung ito'y magdadala ng usok, magde-develop ng carbon dioxide pupunta sa itaas o magkaroon halimbawa sa ating mga farm practices, lagi tayong ipatubig, nag-i-emit ito ng methane. So itong mga pangkaraniwan, akala natin nakakatulong tayo sa produksyon ng ating pagkain, pero nakakatulong din tayo sa pagkocontribute para lumala pa yung kondisyon na magdadala ng climate change. So marami tayong po pwedeng pag-usapan tungkol dyan, na pati yung mga batang musmos, kaya natin dapat turuan sa mga eskwelahan, para bata pa sila, nagkagawa na tayo ng magandang asal at value system para pagtanda nila, kaagapay na nila yung nakatugma doon sa pagbabago ng klima. Sir Martin, dito po kayo ay Vice Chairman, tama po ba ako, ng Los Baños Climate Change Council. Sa konteksto po dito sa bayan ng Los Baños po, no? So ano po ang obvious or in your study po siguro or research, ano po yung nakikita po ninyo na mag-epekto, malaking epekto dito po sa bayan ng Los Baños ng climate change? O ano na po ba nararamdaman o nakikita natin na epekto ng climate change dito po sa Los Baños? Ang isang epekto ng climate change dito na nakita ko, yung pag-init ng panahon, no, ng temperatura na kalimitan hindi naman natin naranasan, na dumarami yung araw na mas mainit kaysa dati. So kung dati apat, nagiging pito na yung mainit na araw. Pag-unti ng malalamig na gabi, na dati, kung ang gabi ay 25.5 degrees centigrade, nagiging 29. So, dapat wala kang aircon. Dati, electric pan. Ngayon, aircon, mukhang hindi na rin kaya. So, ito yung mga epekto. Ikalawa, yung pagdami ng tubig ulan. No? Sa mga panahon na tag-ulan, kung dati tayo nakakakuha lamang siguro ng 2 pulgada, siguro ngayon, isang piena. No? At pagka naman tag-tuyot, tuyot na tuyot. Sobra namang tuyot na tuyot. Kung meron na nag-uulan dyan, pero ang bagsak ng ulan, kanipis na halos hindi pa matikpan ng lupa natin. So anong ibig sabihin ito sa agrikultura? Magkakaroon ito ng epekto. Sa pananamit natin, magkakaroon ng epekto. Yung ating attitude, nagpaparoon ng ano. These are more advanced psychological impact na hindi natin nakikita physically. No? So, marami pang talakayan tungkol sa mga bagay na nag-i-epekto, specific yung din sa Los Baños. Namangit ni Sir Martin yung sa attitude, di ba? Kapag, kunyari, sobrang init, di ba? Burido ka, hindi ka mapakalit. So, meron pala yun. Maganda yung nabigay ni Sir Martin na hindi lang actually yung biophysical o yung physical na environment yung na epekto ng climate change. Maging sa ating behavior or attitude ay apektado ng pagbabago ng klima. Yeah. So sa ating pong pagbabalik nga, mas pagtutuunan pa natin ng pansin itong nabanggit ni Sir na 7 strategies of climate change adaptation program. Ano, makakasama pa rin natin si Sir Martin. Huwag kayong aalis, magbabalik ang Dito sa Laguna. Drowning.
At nagbabalik ang dito sa Laguna, kasama pa rin po natin si Sir Martin Imatong mula sa Los Baños Climate Change Council upang talakayin niya ang issue ng climate change. So Sir Martin, diretso pa rin ang ating talakayan, partner. Sir, kasi kanina nabanggit niyo po no yung 7 strategies nga. Sir, pwedeng mas ikuwento niyo pa sa amin kung ano po itong 7 strategies of climate change adaptation? Yung 7 strategies, ito yung lahat ng mga aktibidades na naisip natin maging programa o proyekto nang sa ganon ay may taguyod natin kung paano tayo makakaagapay sa pagbabago ng klima at yung epekto nito at yung mga impact nito ay maging normal na sa atin. Mm-hmm. No? Nang sa ganon, ibig sabihin makaka-adapt tayo, makakasabay tayo. So ito yung binubuo ng programang pitong yan. Nakita natin na hindi lamang dito sa Los Baños sa epektibo to, kundi sa buong mundo. Ang pagkakaiba-iba lamang niya na doon sa detalya noong kanyang activity na po pwede mong gawin na nakaugma lamang doon sa iyong dapat pagkaugma. So, kada barangay dapat may iba-ibang strategy, pero nakapaloob yun doon sa pito. Okay, sir. Sir, speaking of the 7 strategies, pwede pong pabanggit ulit kung ano itong pitong ito na sabi? Ang pitong ito, not in order of priority, okay. Ano, yung food security, water availability, yung human security, knowledge and capacity development, climate smart industries and services, environment and ecological thrivability, at saka yung sustainable energy, yung resource ng ating energy. Naman partner, siguro si Sir invite natin next time pa, no? To expound siguro yung 7 strategies. Pero Sir, right now, ito ay isang programa na hindi lang kayo ang kumikilos, tama po ba ako? Sino po ba yung mga katuwang nyo dito? Ang katuwang dito ay yung lahat ng line agencies na bumabalangka sa ating gobyerno at ganun din yung mga non-government organization, saka mga civil society organization, and anybody for that matter, lahat ng stakeholders, no? Na gustong makiagapay, nang sa ganun, kung tayo magkakatulong-tulong, magiging multi-stakeholders ito, mas madali natin mabubuo yung ating mga estratehiya at mga aktibidad kung paano natin mauunang malunasan yung epekto ng climate change, nang sa gayon, mas maagang maganda buhay natin kaysa mag-intay tayo ng disgrasya bago tayo kumilos. So interagency, multi-sectoral, multi-stakeholders. Ganda yun, kasi meron naman may technical, may sa research, meron naman yung volunteers. Akadim. Siya magpapakalat. Siyempre, gobyerno, pondo. Yeah. And yung mga non-government organizations na willing tumulong. So maganda yung gano'n, no? Hindi lang basta programa na top-down, kundi nai-involve din yung community. Ginagamit natin yung bottom-up. No? Kasi nakakaalam lahat ng problema yung nasa ibaba. Dapat makinig yung nasa itaas. Tapos ibaba niya lahat yung tulong, paano may i-organize lahat ito. At magpapatupad yung nasa ibaba dahil sa yung nagiging biktima nito pagka hindi natin naayos. Sir, ang ganda nitong project na ito. No? Matanong lang po namin, paano po ba nag-umpisa itong program na ito? Sino po yung nakaisip kaya nung dito po sa Los Baños po siguro. Ayokong sabihin ako. Pero kayo po. Eh, dumalabas ganon. Dahil ako kasi yung naatasan. Yung ating munisipyo ng Los Baños, pamumuno ni Mayor Cesar Perez, nung March 16, 2015, naglabas siya ng executive order na nagbubuo siya ng secretariat, nagbubuo dito sa Local Climate Change Adaptation and Mitigation Program. Eh, nangyaring ako yung inatasang mamuno. So, dun sa executive order na to, nakatala yung mga dapat mong gawin. Ang isa dito kasi, yung pagdidevelop at pagpo-formulate at pag-iimplementa ng Local Climate Change Action Plan. Na ito ay binabalangkas ng isang batas na tumutugon doon sa Republic Act 9729. Na later on, para magkaroon ng pondo at budget, budget at pondo na magagamit kung ano mga proyekto ito, nag-amend yung Republic Act 10174. Ito yung People's Survival Plan noong 2012. Pero sir, siguro ang question natin, no, maganda ang programa. I think may ginagawa naman ng pamahalaan. I think pati yung mga international agencies is talagang heavily involved partner sa climate change, no? Tungkol sa climate change. Pero
bilang kayo po yung isang eksperto tungkol dito, ano po yung nakikita niyo mga challenges? I mean, in terms of implementation, ano bang po naging problema, bakit hindi epektibo or kulang pa yung ating mga efforts in order for us to mitigate the effects po ng climate change? Well, practically speaking po, ako tatanong mo talaga. Unang-una is yung commitment. No? Dapat ang isang tao, pagka nangako na ako'y tutulong sa iyo, sa oras ng pangangailangan, pwede mong bitawan dahil nakikita mo kung alin ang priority doon sa iyong mga ginagampanan. Ang ikalawa, pagkatapos ng commitment mo, dapat nakafocus tayo. No? Hindi yung buhaghag tayo na medyo nawawala tayo sa direction. So, setting up that direction and this multi-sector and multi-stakeholders, dapat magkakaroon lagi kasi noong assessment ng ano talaga yung timeline in achieving your goals. No? Kaya mag-set up tayo ng mission, ng vision, and then from there, babalangkas tayo na nakalagay doon yung framework, kaya nandun lahat yung guidelines ng ating gagawin. So, nasaan ang challenge lahat nito? Nasa individual na tao kung paano niya i-dedicate yung kanyang specialty, no, yung kanyang expertise, parang ganun, ma-contribute talaga doon sa final outcome. So big deal talaga yung input mo bilang individual, no? Hindi porke isa itong malaking programa na kasama natin ng mga government agencies at NGOs, eh sila-sila lang, kasi lahat tayo affected, lahat tayo po dapat nag-move, no? Kailangan magtulungan. Siguro, partner, may klarify tayo, no? Nabanggit kasi kanina natin during the break yung tungkol sa mitigation and adaptation. Lagi yung naririnig natin, eh. So, to clarify siguro kay sir, kasi napag-usapan natin off the air regarding sa climate change adaptation and mitigation. So, are we really into mitigation, sir? O talagang adaptation na lang talaga ang pwede natin gawin? Okay, yung buong programa, kung tawagin, magkasama yung adaptation and mitigation. So, mitigation, binabawasan na lang natin magiging pagkakagrabe o yung impact nito mabawasan. Sa ganun, huwag nang lumala. Pero sa napapanahon ngayon, kung titingnan natin yung contribution ng Pilipinas, much more so ng Los Baños regarding doon sa greenhouse gases na to, eh masasabi natin wala na rin kabuluhan. Kaya yung mitigation, ginagawa na lang natin ng function ng adaptation. So meaning, habang sinasagawa natin yung programa, yung proyekto, at yung activities ng ating adaptation strategies, nakasama na roon, naka-incorporate na yung mitigation aspects. So napapasadahan na din. Napapasadahan na yun. Mayroon ka pang idadagdag? Wala, nakakatuwa lang itong topic natin, very timely. Kasi diba parang 2 weeks ago yata yung topic natin tukol naman dun sa mga epekto ng epekto nga ng mga gantong pangyayari na nagkakaroon ng mga kalamidad, ganyan. So ang ganda na after natin malaman kung ano yung mga dapat nating gawin pagka nandyan na yung kalamidad, eto naman, tinuturuan tayo ni sir kung ano yung mga pwede nating gawin para maiwasan or mabawasan ito. Saka yung involvement ng community, di ba? Sa pag katagumpayan, kumbaga, ng proyekto regarding climate change adaptation. So, pagpapatuloy po ang ating talakayan, magbabalik ang Dito sa Laguna.
At nagbabalik pa rin ang dito sa Laguna. Kasama pa rin nga natin ngayon si Sir Martin. At usapang climate change pa rin tayo, no, partner. So, Sir, baka naman po meron kayong mga paalala sa ating mga manonood or paanyaya kung paano po sila makakatulong kahit sa maliit na bagay or sa maliit na paraan, no? So, doon sa mga pupwedeng may maitulong o gusto makisalamuha may kakinalaman sa climate change, tayo sa buong komunidad, ang mahihiling namin is dapat nating malaman ang bawat isa kung ano yung nagiging masamang epekto sa atin ng pagbabago ng klima. At ito, para malaman natin, ihandog natin sa pampublikong paglilingkod, kagaya sa LGU ng Los Baños, para sa ganon, pagsama-samahan natin itong pag-isipan, pagplanuhan, ano ang dapat nating gawin. At kung ang kada isang komunidad dito, nasa family base tayo, na ilabas natin lahat yung ugat ng ating problema na may kinalaman sa climate change, mas maganda mapagtulong-tulungan natin para mabigyan na natin ang tamang solusyon at formula. For example, so, imbitado ko kayo. Sir, for example, may binanggit si Sir kanina yung regarding sa mga bata. Ano yung, sir, yung sabi niyo parang idea niyo sa Maldives ba yun? Mm-hmm. Paano po ba yun? Yung pwede niyo siguro i-share sa mga manonood yung regarding sa basura po. Okay. So, ang isang nakikita kong lumalalang pangyayari dito sa Los Baños ay yung dami ng basura. Dahil alam natin, ngayon, pasok ulit yung tag-ulan, lahat ng basura natin, pagka dinaanan ng tubig, pupunta yan doon sa dapat daluyan ng tubig, no water level, pero dadaan niya sa mga kanal at mga tributaries. At ito'y pag bumara, lalong lalala yung baha. Ngayon, simpleng-simple, halimbawa, ikukwento ko yung pangyayari sa Maldives na hindi lang masolusyonan yung problema dahil parang mga isla lamang sa mga atol. So, ang naisipan ko, simple. Ang bawat isang tao at bawat isang empleyado na nasasakupan ko, sinabi ko lamang, from your place of residence, papunta doon sa inyong place of work, pumulot kayo ng kahit isang bagay, isa lamang, at itapon nyo doon sa inyong kakahinatnan sa tamang dapat paglagyan. Pag uwi ninyo, ganun din naman. Nakita ko sa loob ng isang linggo, malinis yung buong kapaligiran. Dahil bakit kanyo? Yung mga nagpupulot ng dumi before, sila din pala yung nagtatapon ng dumi. Ngayon, kung magagawa natin ito sa lahat ng bata, sa formative years nila at saka to cultivate a habit by just doing it once, twice, and thrice, magiging culture of cleanliness, culture of safety, and culture of health. So if we are conscious about our surroundings, we can do that easily without any resource, but just mere pulot system. Pulot system. Ganang ideas. Ayan. Sir, saan po ba ang inyong office or meron po ba yung email that may question po sila regarding sa climate change po? Ang Climate Change Adaptation Office nasa under ng Office of the Mayor. So, nandun kami sa second floor ng new municipal building doon sa Timugan, sa corner ng highway sa Capicar Road. At meron kaming email na po pwedeng yung kaming kontakin kung halimbawa gusto nyo kami makatulong sa inyo sa anumang pamamaraan. Na marami naman kami nagawa na dyan na inimbitahan kami ng mga eskwelahan, ng elementary, ng high school, ng college, even UP sa NSTP, na imbitahan tayo na magturo dyan. Ang aming email ay lblccamp. So kung sa phonetics, Lima Bravo, Lima Charlie Charlie, Alpha Mike Papa at gmail.com. At responsive naman po, si Sir po bang sumasagot? Ako kasi medyo umaagwat muna ako sa technology ngayon. Nag-burn out ako sa mga email. But we have Joan Catherine Magdaong, yung ating staff doon sa ating Climate Change Council, na siyang lahat nagagawa. Pero ako din yung nagsasabi ko nung dapat ilagay doon. But we will do our best to accommodate anything, no? Without even ask for anything, no? So, just let us know. Salamat, so, sir, sir. Maraming salamat sa pagpapaulak niyo po sa amin. Yeah. Sa ulitin, sir, ha? Sige, sigurado ka ulitin, ha? Oo, ulitin, sir. Promise po yan. Ayan. So, partner, ang ganda nitong topic. Nabanggit ko nga kanina, no, na very timely. Mm-hmm. Yung pinag-uusapan natin ngayon. Siguro yung main points na nakuha ko kay sir kanina sa discussion, napaka-importante ng commitment bilang isang individual na kung ano yung expertise mo na pwede mong ibahagi para dito sa climate change adaptation or sa pag, alam mo yun, sa pagtulong man lang para mabawasan yung epekto, ibigay mo para sa publiko, hindi lang para din sa sarili at sa family, pero para sa lahat kasi lahat tayo affected. Tsaka yung sinabi ni sir na hindi ka iisa lang nagagalaw dito, marami tayo na involved.
sa akin naman siguro partner, una, tanggapin na katotohanan na totoo na ang climate change. Yes. Kasi kapag hindi natin tinanggap na totoo yun, eh, wala tayong gagawin. Mm. So, climate change is real. At pangalawa nga, importante yung collaboration, participation ng hindi lang ng ating mga ahensya ng pamahalaan, kundi it is a concern of all people. Dahil lahat naman dito, walang gobyerno, walang school, walang estudyante, right, walang bata. Lahat ay apektado ng climate change. Ayan. At dito na nga po nagtatapos ang isa na namang episode ng Dito sa Laguna. Para sa inyong mga komento o suggestion, maaari kayong tumawag sa aming mga numerong 536-2433 o 536-2511. At para naman po sa ating mga updates at uploads dito sa DSL, pwede nyo kami i-like yung aming Facebook page, facebook.com/DitoSaLaguna. Sa ngalan po ni EJ, ako po si RJ. At ako naman si Grace. Hanggang sa susunod na episode ng Dito sa Laguna! Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magulay na karanasan. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento.